Hello guys, welcome back po sa ating YouTube channel. Itong gagawin natin ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano mag-connect ng limit switch sa isang contactor. Paano natin pagganahin ang contactor gamit ang limit switch. So ngayon, una, ipakita ko muna sa inyo ang iba-ibang klase na mga limit switch. Ito may lever siya, ito yung pinaka-actuator niya. Yung brand nito ay Siemens. At saka meron tayong Simersal. At saka meron din tayong GE. Ito luma na to, old type na to na GE. Tapos meron din tayong Siemens din, lumang modelo. Ito may actuator din sa dito, may lever. At saka meron din tayong Simersal na malaki. So meron din siyang head dito, tapos may lever. Kasi ito, sira na to. Kasi kadalasan dito sa ano namin guys, ang palaging masira yung head. Kasi palaging matamaan. So ngayon, pinakasimpleng connection lang po ito guys. Pakita ko sa inyo kung paano i-connecta na mapa-engage natin yung contactor. So ito lang gamit natin. Tapos isang limit switch. Tapos cable. So, ngayon, konektahan ko na ito. Yung sa lahat ng pinakita ko na limit switch, ang loob niyan pareho lang. May dalawang contact, isang normally open at saka isang normally close. So, pareho lahat 'yon sa loob. So, ito lang ipakita ko sa inyo. Yan. Makikita ka sa loob ng number na 13 at saka 14. Yun ang normally open. Yung sa baba 21-22, yun ang normally close. So gagamitin ko dito is ano, normally open. Madali lang, lagyan natin ng connection guys. Kabit natin sa 13. Sa isang kable, lagay natin sa 14. So, sa demo natin ngayon, gagamitin ko is 220 volts yung supply. Kasi yung contactor, yung coil niya is 220 volts. Easy. So ngayon, nakonektahan ko na guys. Nilagay ko sa 13 at saka 14. So meaning normally open siya. Ngayon, yung isang kable dito guys, sa dulo ng limit switch, sa limit switch natin, ilagay natin sa E1. Lagay natin sa E1 ng contactor. Kung napanood yung video ko dati, yung previous na video ko na in-upload, pareho lang sa ano, sa yung sa proximity na pinakita ko, yung proximity sensor. Kasi to 20 lang din yung supply. Pero kung 24 volts, magkaiba naman yung ano, magkaiba naman yung circuit natin. So ito ngayon, lagay tayo ng isang kable para sa neutral, lagay natin sa ito, ng ating contactor. Ngayon, tapos na ang connection natin guys. So
lagyan ko na to ng supply, 220 volts. Okay. Oh guys, ito na po yung diagram niya, na-connecta ko na. So, yung dulo ng ano, yung galing sa limit switch, yung isang kable, ito yung pinaka-supply natin. Kuha tayo ng isang 380 dito, at saka yung isang kable naman dito sa neutral, galing sa contactor, ito yung para sa neutral niya. So 220 ang supply natin. So ngayon, i-on natin. Bigyan natin ng supply. So makita natin ngayon, pag itong limit switch, ma-activate ito, i-activate natin 'to. So yung contactor, makita natin na nag-engage. Ayan, nakabaon. Kasi activated tong lever ng limit switch. So pag i-release ko 'to, so nag-release din ang contactor. So ito yung pinakasimpleng application lang niya. So para lang siyang switch. Ganyan. Pero may lever siya. So kasi 220 ang supply nito. So itong dalawa naka-series lang to sa patungong contactor ng E1. So kung gamitin nyo ito sa ano guys, kung ang supply nito ay gamitin nyo sa 24 volts, so yung 24, ito yung pinaka-in niya dito, yung 13, ito yung input ng 24 volts mo, tapos yung pinaka-out mo, itong 14, yun na ang signal na papunta sa PLC, kung 24 volts ang gagamitin nyo na supply. Pero ito, 220, so diretso na siya sa contactor para mag-engage tong contactor na load natin. Yan. Ito lang kasimple guys. Pareho lang yan lahat ng mga limit switch na yan. Pareho lang dito na ano, yung contact niya sa ilalim. Dalawang contact lang yan. Normally open at saka normally close. Okay, sana may natutunan kayo dito sa ating tutorial. So kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, paki-subscribe na lang at paki-like, then paki-post na lang po sa notification bell para updated kayo sa next video natin. Okay, bye-bye guys. Thank you.